plano mo dito? Sa tamang presyo, pwedeng bitawan. For the right price, pwede na mo ibitawan. Wala nang intro-intro. Magkano to, Kuya Kev? Umpisa natin sa 2. Tapos negotiable. Maganda na lang. Pag may JDM number 1 na promo code, may discount. Mamaya, usap tayo. Bago-bago pa to eh. Ilang taon na babali to, no? 2000. 20 years old na tong kotse to. Compare mo doon sa 2016 na STI noon. Oh. Mas brutal nga lang yung isa. Kasi nga, takad mo. Oh. Ito, medyo may pagka-stock pa to. Diba? Stock pa, stock pa. Mostly stock. Mostly stock. Kumbaga ang minodify mo lang dito yung exterior. Exterior lang. Forma racing tayo. Forma racing. Ito pang takbong chubby forma racing. Kasi nga, hindi mo naman kailangan magmabilis para dito eh. Dito may bibili yan. Yung naka coil over na rin to. Oh, naka tame. Tapos ayan, ano, bukod dun sa picture ng jowa mo, ano yung anong gauge yan? Hindi pang Evo 7 yan. Ano na to? JDM na 260. Nung nakuha ko to 180, di ba? Tapos parang nabibitinan ako eh. Parang
gumagana yung tarmac gravel snow mo? Yes, yes. Ayun, ito nabili sa eBay sa Japan. Ayun, gano'n yan? Mura lang naman. Mura lang, promise. Naging 2 million tong kotse mo eh. Mura lang, kakamura lang mo eh. Pero karo niya, crash pa oo. Yan. Parang wala mga vibrate. Tapos ito, JDM goodies yan. Ricardo, totoo yan? Oo! Oh, original yan, hindi Lazada racing yan. Promise. Ano? Kaya medyo, alright. Yung Ricardo niya, mahirap ang babaan oh. Kasi ano pa eh, virgin pa eh. Kahit na... Igas nyan. Promise. Oh, iba na yung Ricardo niya guys, kumpara sa Evo 6. Yan, tapos yung armrest niya may cover. Tama ba? Ganda oh, parang hindi pa nauupan masyado yung likod oh. AYC, gumagana. Oo. Ready for long drive? Pwede na. Oo. Ito kasing Evo 7. Based na to sa Sedia body. Subishi. Subishi. Subishi Lancer GSR Evo 7. With 6-speed transmission. Ang 6-speed ba eh? Sa Japan ba ang Evo 7 naka 6-speed? Hindi. More on 5. Hanggang 5 lang eh, di ba? Oh. Yan. Naka Brembo pero ang mags ay galing sa 9 SE. 9 MRSE. Pero BBS kasi forged magan eh. Oo. Kumbaga OEM plus ang target natin dito. Kumbaga more on yung talagang pang Evo lang talaga sa 7, 8, 9. 7 or 9. Dahan-dahan na niyang tinatransform ang kotse niya, mga kaibigan. Hindi Evo 7. Ano yan? Pula dapat. Evo ano yan? 9. Evo 9. Ang bumper? 9. Oh, Evo 9. Ito 7.9 to. Oh. Ang tambucho? Blitz. Blitz Nurse Tech. Ganda, maganda, mabase. Oo. Ito sound niya, no? Aluminum yan, oh, aluminum. Tapos ito. Yan, para dun yan sa video ni Tito Mets, no? Oh, ito Evo 9 din to eh. Yung style niya ganyan eh. 8, 10. Pero yung emblem, yung Evolution 7, yung iconic na Evolution 7, nandiyan pa rin naman. Ano, hindi na niya kinabit yon kasi pabunta na siya sa Evo 9. At ang gas cap, hindi na niya binalik kasi pagas siya ng pagas. Mamaya makikita natin kung nasaan. Ay putya, ginawang sample ng pintura yun, di ba? Oo. Bakit ano? Ay putya, may bumper to. Lago. O yan, tignan na natin mabuti yung wing na to. Evo 7 na wing. Anong wing lalagay mo? 8, 9? 9, yung carbon. Carbon naman din yung 8 ah. Yung 8, di ba? Yung dito? Ay, dito carbon. Basta yung painted carbon talaga. Full carbon. Ito yung nagpapalakas dyan. Oo, oh, tsaka yung ating mga tropa sa all-wheel drive squad. Yan o. Pero ito plus 10 horsepower. Oo, oh, ito. Oh, ito. Yan, ito. Carbon fiber. Legit. Oh. Thank you, Tito Metz. Si Tito Metz kasi, pag nag-upgrade, naka-abangers tayo dyan. Oo. Oh. Nasa gilid ba talaga yung ano nyan? Oo, oh, nasa gilid siya. Hindi harap. Ay, gilid na. Ito. Ayan. Oh, Evo 9 din. Oh. Oh, alam na natin kung saan papunta to. So, ito eh, hindi magandang example ng Evo 7 kasi pero, hindi siya mukhang Evo 7 talaga. I mean, yung ang pinakaiba lang naman niya, chrome. Ito, black chrome. Pero I mean, pati presyo, no? Okay, etong hood. Yan, Evo 7. Ito, Evo 7 lang ang may gantong hood. Na kamukha ng Evo 6 yung ganyan, oh. Kasi yung sa ano, buo na, di ba? Yeah, isang hindi ka. Kamukha pa rin nung sa Evo 6 to eh. Kinamad na siguro silang mag-design nung, oh, yung deadline na ng Evo 7. Magpasa na tayo kasi nung 8, 9, iba na, di ba? Tapos eto, tulis to kapag ka 8. Yung may dito, ganun. Tapos 9, ganun. Pero ako ah, nagagwapuan ako sa itsura ng Evo 7 dahil mukha siyang subtle lang. Totoo, no? totoo yan. Eh, ba't mo pinalitan? Nakapapalitan. Wala lang, change lang. So, nagkakadimonyohan kasi sa mundo na ganito minsan. Pag wala kang, pag di ka makatulog sa gabi, ano kaya pwede kong gawin? Ilang araw ko nang iniisip yung bumper, yung hood. Hindi, pwede mo namang balik. Hindi, balik. Oh, back to 7. Reversible pwede naman pwede. Eh, di ba? Yung mga stock parts nandun sa bahay lang naman. Alam ko, maliit ang tanke niyan, di ba? Oo.
Lumaki nung 8. Pero nilakihan yun kasi nung nag-US release na. US eh. Ito, JDM talaga eh. Oo. Mamaiksi lang biyahe nila dun eh. Nung ni US, nilakihan yung tanke para di sila pagas ng pagas. 1.5 na ito, 3-port ka agad. As usual, under the hood. Oh, 4G63. Ang kinis, bago yan eh. Oh. Yung Cusco na yan, bago ba yan? Oo. Yan, all stock, all stock, all stock. Makikita yan. Minaan mo yan eh, sa Subaru mo yan eh. Yeah. Di ba? Ano, meron silang binibenta ng pang Evo. Ah, ito Evo specific to. Ah, Mitsubishi Lancer Evo. Kala ko talaga dati hanggang 1 to 10 lang ang bilang niyan. Well, officially oo, pero marami rin palang variation depende sa may-ari na katulad ni Kuya Kev. May stock, may modified at kargado, may setup na purist. Meron ding labo-labo. Pag may ganito ka, mangangati ka hanggat maabot mo kung ano ang perfectong Evo ang para sa'yo. Mabilis na version ng shitbox Lancer lang naman yan sa ordinaryong tao. Huwag mo lang masyadong lakasan dahil yan ang kinababaliwan, pinagpupuyatan at ginagasusan ng limpak-limpak na salapi ng mga panatiko. Etong Evo 7 ni Kuya Kev, marami ng iniba at marami pang babaguhin. Dahil ba sa budol, kabaliwan, o talagang true love lang? Well ano, kanya-kanyang trip lang yan, ika nga. Pero di naman nauuwi sa wala dahil talaga namang masarap i-drive ang kotseng ito. Napakabait ng mga stock na Evo. Parang normal na kotse lang. Alam mo, okay na yung mga stock. Stock-stock na. Kasi pang-araw-araw natin. Naglaki ka ng turbo, naglaki ka ng mga cams. Nagiging nawawala yung pagka-user-friendly ng kotse. Kumbaga ito si Papa din na-drive. Oh, ano drive naman? Oo, oh, inihiram nila, nila ni Mama. Oh. Diretso yung power eh, oh. Sa highway, na-try mo na to? Oo oh, naman. Gantong-ganto rin. Siyempre, pag nagko-convert ng Lancer Evo papuntang local, hindi naka-quick steer. Tama? Naka-quick steer na to. Ayun na nga. Left-hand original na quick steer. Left-hand drive na quick steer. Kaya pwede siyang ipang trap. Ready oo. To use to. Tsaka ito, ramdam niyo yung complete Evo experience na quick steer. Ayan ako, puta ragis. Huwag kayong aantok-antok pag nag-drive kayo nito. Kasi, ayan ako, konti lang. Puta! Pupunta ka sa kabilang lane eh. Kumbaga, yung ikot niya, yung U-turn niya, medyo ano pa rin, ano? Medyo wide pa rin. Oo, oh, pero mas madali na siya ng konti. Ah. Okay lang. Nope. Sa ramdam mo pag pasahero ka, no? Oo. Ito, yun o. Pag ginanong mo. Third gear. Sasaya ka eh. So lang, kadrama-drama eh. Naku, sasaya ka talaga dyan. Lalo na kapag ginusto mo at napag-ipunan. Etong Evo 7, underdog model ng CT9A generation. Dahil mas maraming nalilibugan sa Evo 9, di hamak na mas mababa ang presyo nito kumpara sa Evo 8 at 9. Therefore, yung matitipid mo pag ganito ang binili mo versus mga sought after Evos, pwede mong ipambili ng budol parts tulad ng ginagawa ni Kuya Kev. Turbong inversely proportional sa size ng bird mo. At syempre, gasolina. Mga good for 3 days. Pwede mo rin gasusin sa ibang mga bagay tulad ng negosyo. Kung tutusin, ang Evo 7 ay kasing astig din naman ng ibang Evo. Turbo, all-wheel drive, champion sa likuan, tsaka rally pedigree. Sandamakmak din ang options tulad ng ibang enthusiast cars pagdating sa pagporma at pagpapalakas. Basta restraint lang ha, baka makaapekto sa drivability, overall performance at safety. Matibay naman ang mga Evo pero alagaan mo pa rin dahil nagkakaedad na mga yan. Dalhin mo sa shop na minaster ng mga kotseng ganyan para sureball na hindi ka ititirik ng high performance car mo while daily driving. Walang makakalasabang dumodouble RC'ng liko sa mga bundok. Walang saasabog kapag fuel boost mo. Tapos makakarating ka sa mga car meet na buong-buwang yung street credibility at self-esteem. Sa street tayo, street level. Kaman po, si Mr. Jess, the Budol King. Kaya pupunta dito? Kaya pupunta rito. Street level auto performance, ito si Jess Busito at si Sir Ocho. Pagdating sa mga Evo, sila number one. No? Pagdating sa mga pyesa, mga Evo, ito yung parang pinupuntahan talaga. Kunyari, may mga unit tayo na Evolution, tapos gusto natin i-pa-restore, pwede dito sa shop. Ay puta, wagon pala to. Ito na, wagon. Bago ano? Pwede nyo i-pa-restore, kumbaga specialista talaga kayo ng Evo, gano'n? Yes sir, opo. Oh, sa mga nakakaalam, parang sa mundo 2000 lang ata ang ganito sa Pilipinas.
2,000 lang ang ganda sa mundo, di ba? 2,500. Oh, 2,500. Ilan lang kayong may ganyan sa Philippines? Ito parang 5 siguro. Rare Pops. Yan. Rare Pops. Unicorn. Grabe, parang bago. Wow! Wala lang intro-intro. Magkano to, Sir Jess? Ito. Ito ba sa ano? Kakasold lang last week. Pinalinis lang din. Wow. Stock lang. Tapos mga abubot. Abubot. Hindi naman stock. Stock lang. Papamahal dyan. Magkano na nabenta yan? Ito yung paingay dito eh. Ginawa namin demo car ng ano, na street level. Anong dinedemonstrate yan? Okay. Ano siya? Origlef na Euro version. Mahal to! Puta! Okay. O, tapos? Tapos. 6 feature, pinagkaiba lang niya sa ano, sa USDM. Para siyang JDM, pero Origlef. Yung JDM siya na design. Oh. Ano yan? Ano ang tawag sa hood na to? Baris? Monster. Monster? Uy na tayo. Uy na, yun lang. Dito, ay pati yung pakpak nito pataas. Ano mo? Monster Sport. Monster Sport. Ah, okay. Extension ng wheel. Ito. Ito original po ito ng Euro, no. Original to ng Euro. Sa Europe, medyo yung parang may siyang garnet na. Euro. Magkano naman Euro? Magkano? Kung bibili kayo, bilis-bilisan nyo dahil pataas na ang pataas pressure. Yes, wow, grabe. Paubos na rin ang mga unit. Patagal ng patagal, paubos na po. Gaano kasakit sa ulo mag-maintain ng Evo? Ang part, sir, yun, medyo mahirap. Kung, pero may mga available naman. So, hindi naman siya ganun ka. Parang kaya pa rin. Pero masakit siya sa ulo. So, dapat gusto mo talaga? Oo, pati no? Yun naman. Once na, yun nga, pinagawa natin sa shop, pipilitin namin na yung talagang brand new na yung makabit para less na yung sakit ng ulo sa clients. Parang hindi na sila pabalik-balik. Once na babalik na lang is for change oil, gano'n. Minor check-up. Double retightening, gano'n. Ano mo to? Nakasmile naman. Tapos ngayon, ano kakabit na natin dito next? Ano kakabit na natin dito next? Yung pakpak. Nabutod ako ng pakpak. Si Boss Kev, kakabitan na rin ang vortex generator. Actually, kay Boss Kev, ang kulang na lang dyan kasi ligod niya almost complete na eh. Oo, oh, Evo 9 na yan eh, no? Yung ano na lang, bumper tsaka hood. Yung Evo 9 na bumper? Hmm. Okay. Evo 9 front bumper, tapos Evo 9 na hood. Oh. Tapos yun, naka-complete 9 look na siya. Yun. Tapos, bubulong na mamaya eh. Mamaya, bubulong na yung presyo. Kung ano mo ulit? Job. Job? J-O-B. Ayan, boss. Evo ano to? 6. Lancer to Evo, boss. Mm. Lancer chassis, tas ginawa ng Evo. Ayan ang kotse ng mga tunay na pogi. Ba't hindi ka nag-Evo 9? Medyo mahal, boss eh. Medyo mahal sa eh. Budget. May access ka naman sa mga ganyan. Sabi mo, mas okay yan. Para sa mas okay, boss. Oo, yan. Telo ko lang. Pare-pareho okay yan eh, di ba? Okay lahat. Okay naman yan. May kanya-kanyang personality yes. Yan. Siyempre, may mga usapan yan. Ang taas ng value ng, so halimbawa, ito. Euro. Origlef, ganun. Mm-hmm. Tapos meron namang iba, roof cut, ganun, yeah, galing sa half cut, assembolution. Mm-hmm. Ayun ano. Bakit may hierarchy ng value itong mga bagay na ganito? Usually boss pag ano, 'di ba, yung mga naggusto mag-buy and sell, ibang mm-hmm. mag-buy and sell ng unit. Siyempre mas hahanapin nila is mas orig na body. Doon lang naman siya nagkaka ano, kakatalo. Mm-hmm. Pero kung panggamit, walang problema yung assemble. Basta as long as na alam mo yung pinagdala mo shop is maayos, alam naman yung ginagawa nila, walang problema. Kasi yun. Parang simple din naman siya. So pataasan na rin ng ihi that means. Pero yun nga, panggamit, kung hindi mo naman siya investment na parang yes, pampataas ng value. Gusto mo lang magkaroon ng Evo, walang problema yung assemble. It's all good. Ayun, ano? Basta, mga nagtitinda, honest, no? Yes, bro. Basta yun, yung mga pinanggalingan ng kotse, yung history, basta sabihin lang kung ano talaga yung nangyari sa yun. So, halimbawa, ilang babae na yung sinakay doon, honest lang, di ba? So, kayo, yung mga titingin-tingin sa Facebook Marketplace pagkapanood nitong video na to, ingat-ingat din, tsaka sana yung bibilihan nila, honest, tapos, ang shop na pinagdalahan ay reputable. Tama ba? Yes. At isa sa mga reputable shop na yun ay ang Street Level. Lakasan mo, konting yabang. Street Level. O, yun.
Kasi, sir, ang daming naghahangad ng Evo or yung Sedia nila, gusto nilang i-convert na Evo or kahit pizza pa eh, meron din po. So, ano mga pointers natin? Actually, pwede naman. Wala namang problema. Depends naman yung sa budget. Pag yung mga orig left, kung may makita, kung converted, yung may available. Pero kunyari, yung Sedia, gusto nilang gawin na i-project yun. Order tayo ng half-cut, tapos yun, pwede natin siya i-convert. Gano'ng katagal yung proseso? Halimbawa, napag-desisyon ng condo na, nalapit ako sa'yo, from that time until delivery sa akin ng kotse. Siguro, sir, pagka once na nasimulan na, siguro mga 2 months. 2 months? 2 months time, magagawa na natin siya. Wiring, pintura, pati yung mga restore na yun ng mga ibang parts. Kapag ganyan nakapogi yung... Ganito na natin papalabas yun. Sana naman. Yun, sir, pwede na lang pumunta dito, tapos i-check yung mga mag-check ng price. Wala bang ballpark dyan? Magkano dapat nasa... Siguro, sir, at least mag-ready na 500, 600 yung unit. Tapos yung conversion natin, naabuti ng mga 250 to 300. Tapos yung mga paint pa, ganun. Pati abubot? Siguro, mga 1, ganun. Mga 1, ganun. Starts at lang yun, starts at. Tapos syempre, makakakita kayo ng mga ganyan, mga nakahilera dito. Yes, sir. Doon pa lang nagsimula yun. Right. Thank you, sir. Ha? Thank you. Kuya Kev, tara. Kaya na lang. Ano yung JTM na manok sa atin? Crazy Katsu. Oh, mag-Crazy Katsu na lang. JTM number 1. Speed limit ha, tsaka limit na kung ano-ano. Para pag hanggang 100, nakikita ko na siya. Ayoko na. Nasaan ba si Madam ngayon? Sa nag-work. Ano ba ang sikreto para tumagal at maging healthy ang long distance relationship? Mahalin mo ng buo, 100%. Mahalin mo ng buo? Oo. Tsaka kailangan na ako mag-sacrifice sa lahat. Para lang makuha yung matamis na ko. Umuun na nga, hindi lang maintenance na lang. Na kasi syempre na sa ibang bansa siya, ikaw nandito sa Pilipinas. Sa bagay wala kang tint, tas kotse mo Evo, pag naka-Evo ka medyo hindi mo na magiging pastime yung pang panjichicks eh, no? Maraming maintenance. Diyos ko, walang tint nyo ato eh. Kumbaga talagang sa totoo tayo. Sa totoo tayo. Ayun, sabi mo may mga sad boy dyan. Tsaga lang, bangers! Bangers? Oo. Talent ko yun, maghintay lang. Bangers for life. Right? Bangers for life. Oh, patience is the key. Bibigay din yan. Tatagain mo lang, magpakatotoo lang. Kilala natin to si Kuya Kev. Legendary ang pagka-bangers nito. So, alam patience is the key. Hi, Leslie. Alam mo na yun? Miss Leslie, inaamoy ko. Wala ko naamoy na kaluluda dito, ha? Bambini, ayun, kanya mo ito, Bambini.